kamusta kayo guys? Classic na naman ang request sa akin guys. Tandaan na ba ako talaga? Ano ba naman yan? Hindi. You Don't Love Me Anymore ni Weird. Weird ba yun? Weird Alien Kobik. Yun, tama ba yun? Bigkas ko. Yun, nanirequest siya ng ating tropa na si Sir RJ Guapito Ochada. Yun sir, may guapito yun sir. Oh, thumbs up yun, dalawa. Okay, so nirequest niya. Pinagtsagaan ko yung kapain kahapon. At para na rin ma-share ko sa iyo at sa mga tropa natin na gustong matutuhan yung kanta na to, okay? At sa mga tropa na napadaan lang, sana mag-subscribe kayo sa channel natin. Guys, maraming salamat din sa mga nag-subscribe sa atin nakaraan at sa mga dating nag-subscribe dahil 1,000 subscriber na tayo ngayon, okay? So maraming maraming salamat sa inyo guys. Sana huwag kayong magsawang manood ng mga guitar tutorial natin, okay? Asahan nyo, magaganda pa rin at mga classic or o mga bago, pipirahin natin yan para sa inyo lahat, okay? So tara, huwag na natin patagalin yan at pag-aralan na natin yan. Let's go! Okay guys, sa intro natin, forma natin ang C. So kailangan ganito kalabit natin, tatlo. Okay? Parang nangalmot, gano'n. Okay? Then, hammer natin to dito. Tapos, 1, 2, 3. Or 3, 2, 1. Pag naka-C, gano'n ha. Tapos, sundot natin agad yung 4-3-2. Kailangan sana yun lang medyo tamaan natin. Okay? Okay, so parang ganun yung tunog niya. Ulit ha. Sa first fret. Tapos 4-3-2. Pag mabilis, ganito yan. Okay? Tapos, open natin yung bass ng A. Tapos bass ng C. Sundot natin yung 1-2 ng first fret. Okay? O kaya pwede nyong angat. Pagka-press sa C, pwede nyo na rin angat yun. Okay? Tapos sundot nyo to. Itong maliit. Dito sa third fret ng second string. Tapos 2-3. Okay? Pagbuo. Isa pa, mabaga lang. Okay. Bass ng A hanggang C. Tapos to, ganyan ang kuha. Tapos sundot to, 2-3. Okay. Pag sundot natin ng 2-3, ito ano, siyempre, kailangan sundot natin agad tong number 4 na string sa 3rd fret. Pag sundot dito, kasi slide natin to. So, ganyan forma niya. Kung familiar kayo sa tunog, makukuha nyo agad yun. Okay? O kung gusto nyo, ganun. Nasa sa inyo, ang importante ron, mabilis nyong mailipat. Kung slide o isang slide na may sundot na may sundot agad na kalabit. Tapos baba to. A forma niya na A minor 7. Pero ang kakalabitin ay number 4 na string and then yung second string. Okay, so ganyan tunog niya. Okay, or ganoon, ha? Ulitin natin, ha? Tapos ulitin natin. Okay. Tapos forma natin dito. Ayan. Number 2 na string saka number 4 na string. Tingnan nyo na lang yung fret na na pinipress ko ha. Ganon. Tapos twist pag ganon. Angat to. Angat to. Lipat siya dito. Ha? So ganyan. Tapos dito. Tapos, forma nyo uli A minor 7, pero number 4 sa katuna string. Okay? So, ganyan ang tunog niya. Ganyan ha. Pero pag mabilis, okay, pag mabagal, okay?
Ano kasunod niyan? Di ba ganito? Di ba ganon? So, kung nakaporma natin, ang huling kalabit natin ay number 4 at number 2, sundot natin tong 3rd string, tapos press natin sa 2nd fret. Tapos, 2nd string, nakapress na yung 1st fret. Balik natin sa 3rd string, tapos angat natin, open natin yon. Tapos, 4th string, tapos bass ng C. Kasi kakalabit tayo ng... Kanta na yon, okay? Okay? Ulitin natin guys para makuha niya. Dito tayo sa slide ha, para makuha niya. Ganyan ang forma niya, di ba? Okay? So, kailangan bilisan niyo yun, syempre. So, kanta na yun. Okay? Okay guys, sa first verse naman ng ma-plucking natin. So, kasi natapos tayo dito, di ba? Bagsak ng C. So, yun ang verse natin, first verse. Ganito lang kalabit, ha? Forma nyo sa C. Okay? Tapos, open. E minor kasi yun. So, kahit open na natin yan. Pagsamahin natin. Okay. Tapos F, G minor 7. So, ang gagawin natin, plot muna natin dito. Okay. Tapos ang isusundot natin, mamaya itong 3rd string ng 5th fret. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang ganito naman kalabit niya. Pagsamahin natin. Okay? Tapos, D minor 7 yung guys. Pero ang kuha ko kasi guys, ang tunog kasi ganito. So, ganun kasi ang tunog niya. So, ito, una munang option nyo. Ang gagawin natin, pag nahirapan kayo, ibibigay ko sa inyo isang chords na medyo madadalian kayo ha. So, ang kasunod ng G minor 7, di nakaganyan tayo, no? Tapos ito, palasinsingan dito sa bass niyan, dito ng letter D. Yan. Tapos ito, sa 3rd fret, nang medyo malayo siyang aabutin, guys, eh. Pero sana pagsikapan nyo, kung gusto nyo makuha yung tamang tunog, okay? So, ito, tapos ito, tapos ito. Okay, so ano yung pinindot ko? 5th fret ng 5th string. 3rd fret ng 4th string, then 2nd fret ng 3rd string. So, ang kalabit naman niya ganyan. Susundot natin to. 5th fret ng 3rd string, ha? Okay? Medyo mahaba siya, guys. So, pagsasamahin ko muna para sa inyo, ha? Ito, ah. Tapos uulitin yun. Tapos G. Bass ng G. Tapos ang kalabit ay ito. Sundot natin ito second string yung first fret. Ayan ah. So, pagsamahin natin uli lahat, guys. Sorry, ito pala ginagamit natin. Yan. Tapos balik tayo uli doon sa medyo mahabang abutan. Tapos G ulit. Okay.
So, buhin natin yung kanta ng humming kasi bawal sa YouTube yung ibang kanta, guys. Nakaka-copyright kami, okay? So, ulitin ko lang ha, para maabot niya, makakuha niya. Pagtapos nung pagbalik natin ng pangalawa dito sa G or Jesus yata, G7 sus ba ito? Ganyan, o Jesus. Susundot naman natin itong, i-slide natin itong third fret ng second string sa kaport. Pag ganun. Tapos. Tapos balik sa C. Okay? So guys, huwag kayong mag-alala kasi pag natapos niyo yung intro, tapos yung first verse saka yung chorus, paulit-ulit na lang yun, yung second verse, tapos yung third verse. So, ang pagtsatsagaan nyo lang talaga, makuha nyo yung intro, yung first verse saka yung chorus, buo nyo na yung kanta, guys. Promise ganyan sa inyo. Yan ang nakita ko dito sa kanta na to, okay? So ngayon, meron tayo ditong yung inaabot natin dito, ang parang D minor 7 kasi to eh. Ngayon, kung talagang nahihirapan kayong abutin to, nahihirapan kayo abutin yan, pag kinanta kasi siya, hindi naman siya mahalata na medyo malayo sa tunog nito. So, gawin nyo, ito muna gamitin nyo. D minor 7. Okay, so gawin natin, ha? Halimbawa, D minor 7 ang gagamitin natin. Ha? Minor 7. Isa pa. Ito. Okay? Tapos slide. Tapos ulitin natin. Sundot dito, chorus tayo ron. Okay? Ayan. So, sa chorus natin, guys, ang gagamitin natin ay B flat sustain 2. So, kung naka, di ba, B flat yan, ano? Itong kukunin natin, tsaka itong third fret ng third string. Ayan, ganyan. Okay? So, ang kalabit, ganyan lang. Okay, isa pa. Tapos, forma natin F major 7. Yan. So, magiging F major 7 over A ang chords natin dyan. Unahin natin yung bass ng A. Walang naiba sa kalabit, guys, ha? Pareho lang. Tapos, C. Okay. So, yung papansin yung kalabit, puro ganun. Naiba lang yung bass, ano? Di ba? Tapos, angat natin to. Yan. Itira natin to, tapos ito angat natin. So, ang kalabit naman. Okay? So, sa apat na chords na yon, ang naiiba lang, yung bass ang nauuna natin ginakalabit. Then, yung susunod, puro pare-parehas na ulit yung sundot. Okay? So, ulitin natin sa B flat sustain. Okay? Tapos. Okay? Tapos. Okay. Tapos D minor 7. O kaya yung chords natin dito, yung pinalit natin. Ito kasi pampalit lang natin 'to eh. Kung gusto niya ito. Okay? Sa mga tropa natin na kaya nang abutin 'to, ito ang gagamitin natin, guys. Pero kung hindi naman natin talaga kaya or nahihirapan tayo kahit kaya natin, D minor 7. Okay?
Okay, so sa ngayon, D minor 7 ang gagamitin natin, ha. Pero pagka kuwang-kuwa niyo na talaga lahat, first verse, second verse, intro, pag-aralan niyo na 'to para ito ang ipapalit niyo sa D minor 7. Okay, ha? Malinaw, ha? Ulitin natin yung chorus, guys. Ha? D minor, ito na lang ginamit. Okay, tapos F. So, mapapansin nyo, puro ganun lang kalamit, di ba? Tapos, ulitin natin yung intro. Okay? Okay, so, pagtapos nung, ano natin, first verse natin, tapos, di ba, inulit na natin yung intro, second verse na tayo uli. Okay? So, tirayin na rin natin second verse, guys, para okay. Ha? Second verse. Ang gamitin natin muna D minor 7. Stay. Okay, nakuha niyo ba? Stay. Tapos chorus na naman. Okay? Okay? Yara sa D minor na lang nuna. Dito muna sa ano, para hindi tayo mahirapan dito, ha. Tapos noon, chorus na ano na naman, intro na naman, okay? Okay guys, tuloy na natin yung third verse, ha? Kung ano yung kalabit natin ng first verse pati yung chords, 'yun ang gagamitin natin. Okay, sa huli lang medyo sa fading, medyo may konting pagkaka may iba lang, ha. Tuloy na natin third verse, okay? Slide natin. Okay. Chorus. Okay, so ito na yung pinakalas na chorus natin. Yung B flat sustain, okay? Teka, may motor ang ingay. Okay, B flat sustain 2. A major 7, F major 7 over A. Okay? Ulitin natin. Diba? Tring, tring, tang, di na. Si na yun. Tapos A minor 7. Okay. Tapos F ulit. D minor 7 pala. Tapos F. Hold. Outro. Halos parang same lang, di ba? Medyo pareho lang, ano?
Okay, ulitin natin ha. Outro. Tapos hatak. Okay. Tapos ang pinaka-ending niya, bagsak ng C. So, wala na tayo dito. Yung kanina eh, di ba ganun? Sa ending natin, tap, hanggang dito lang, then bagsak natin ang C. Yun ang pinaka-ending na niya. Okay, guys? So, yun lang guys ha. Yung sinabi ko kanina, yung D minor 7, pagka itong overall na kanta na to, eh, nakuha nyo na. Yung ginagamit natin na D minor 7, i-switch nyo yung ginagamit natin dito. Okay? Yung kanina natin dito ha. Okay? Kahit sa lahat na yon, walang problema ron. Kung nahihirapan pa rin naman kayo dito, ito na lang na D minor 7 na maliit ang gamitin natin. Okay? So, first verse, second verse, third verse, pareho lang. Intro, so, napakadali lang. Di ba? So, yun lang guys. Maraming salamat ha. Sana nakatulong sa inyo kahit pa paano. Okay? Moshi moshi.